Yan, nandito tayo sa aking alagang bago na si Remy. Hi, Remy! Yan siya. Yan yung pusa na alaga namin. Ang bait niya, guys. Nandito siya sa may empty na kwarto na walang nakatulog. Sa anak ng amo ko. Tingnan mo. Hi, Remy! Bait-bait niya. Hindi talaga siya na yung masyadong harsh. Hindi, yung bait niya talaga. Hello! Hello! Ito mga damit na ito, pamigay ito, kaya hindi ito yan. Hindi ko kinuha kasi sobrang dami na. Hello, Remy! Ang lambing-lambing naman ng pusa namin. Maglinis ako ng iyong pupo. Yan siya. Ang bait-bait niya, guys. Ang lambing niya din. Kaya siya mahal na mahal ng amo ko. Bago lang yan siya. Parang na-risky naman. Pero baka siguro, inintay pa namin baka may nagmamayari nito. Di ba, Remy? Ansam-ansam boy, Remy boy. Ansam. Bait niya talaga. So cute, Remy. Tingnan mo siya. Gustong-gusto niya talaga yung ginagawa sana. Tingnan mo. Yun yung paboritong spot niya na ginaganyan-ganyan. Ganyan. Alam niyo guys, dati hindi ako mahilig sa mga hayop. Pero naman dito ako sa bahay ng amo ko. Kasi halos may aso, may pusa. Ngayon ko lang na-realize na maganda pala. At pag once na nakakaintindi ka sa mga galaw ng mga hayop, parang tao din sila. Mapagmahal. Yun ang natutunan ko. Mapangiti ka kahit mag-isa ka lang. Kasama mo sila. Mapangiti ka. Kasi ang lambing talaga nila, guys. Parang malungkot ka. Ito yung aking nakakatulong sa akin. Nilalambing ko sila. Nilalaro ko sila. Kaya yun. Minsan napangiti ako kahit mag-isa ako. So yung mga alaga ko. Okay, Remy boy. Maglinis muna ako ng iyong pupupupupup. Punta natin dito sa CR kasi dito siya nilagay. Sabi natin, andito na yung kanyang dumi at andito siya, kumakain siya. Okay, eat well, Remy. Good boy. Yan siya, ang pagkain niya is biscuit at saka nilagay ng water. Tapos mamaya, may wheat food din siya. Pag afternoon na, yung amo ko na magbibigay niyan. Kaya, iwanan ko muna siya dito sa kwarto na ito kasi mamaya buksan yan siya. Para malinisan ko dito at walang amoy. Ganun yung ginagawa ko, guys. Kaya, yan yung daily routine ko talaga. Yung mga alaga kong pusa at ang aking mga alagang aso. O, diba? Kasi dahil sa kanila, nagkakasahod tayo. Alagaan sila. No, Remy! Kasi iplasan natin yung iba dito. Para iwanan na siya dito, guys. Bye! So, yun. Na-close na natin. So, bababa na tayo. Ginagawa ng amo ko, binubuksan yan siya. Tapos ito, nakita niyo ito. Naligyan ng amo ko ng harang para hindi siya makalabas mamaya. Kasi, pag binubuksan yung kwarto na yon, makagala siya dito sa taas. At saan, pwede siyang gumala. Kaya, yun guys, bababa na ako. Maglinis na rin ako sa baba. So, i-off natin yung ilaw dito. Yan, bababa na tayo. Ganun lang yung daily routine, charot. Daily routine. Diba? Pang-issues. Kaya, yun, linis-linis muna tayo, guys. Yun na yung gagawin natin ngayon. Samahan niyo ako. Linis na tayo, guys. Tayo sa hagdanan. Baba na tayo. Ito siya. Bakit everyday naman tayo nagwawalis? Pero masyado pa rin siyang dusty. Everyday din pag nagwawalis ka. Tingnan mo, meron pa rin siyang mga ganyan. Na naglilinis naman tayo daily. Maalikabok pa rin. Kaya kailangan talaga daily pala talaga maglinis, guys. Kasi kung hindi mo daily gawin, naku, dadami na siguro yung alikabok. At ma-feel mo talaga sa paa mo din pag naglalakad ka. Na malikabok yung floor. Kaya kailangan na gagawin natin daily talaga. At saka mag-mop. Ganun. Ganun yung trabaho natin. Minsan nakaka-boring din, di ba? Na ganito pabalik-balik yung trabaho natin. Bilang OFW, ganito talaga. Pero,
ako na pamahal ko na rin itong trabaho na ito, daily na ito yung hawak-hawak ko. Pagising sa umaga, ayusin yung sarili, pakain ng, magluto ng pagkain ng aso, minsan ako nagpapakain sa aso, tapos magwalis, linis, kain, luto, ganun lang ang daily routine. Minsan makasabi mo rin, pabalik-balik na lang yung trabaho. Pero sa katagalan, sobrang mahal mo na yung trabaho na yan. Kasi malaking tulong talaga sa atin din. Dahil kung hindi dito sa trabaho natin, hindi tayo nagkakasahod, hindi nakakatulong sa family natin. Kaya nga dito tayo ng ibang bansa. Di ba? Kaya minsan yan ang ginagawa ko. Sa daily routine ko na ganito yung ginagawa ko paglilinis, nag-i-imagine ako na one day, makaka-uwi ako. At dala-dala yung mga pangarap ko na I'm successful. Kaya stay positive lang. So yun guys, dyan muna yan. Kasi si-switch up muna natin yung ilaw sa labas. Nakikita niyo yung ilaw sa labas. Ano ba yan? Tinagyan yun sa labas. Yan. So isi-switch off natin siya. Ang cute, di ba guys? Tingnan mo. Mahilig kasi yung amo ko sa mga antik-antik. Tingnan mo yung mga gamit. Ganyan. Tara, i-close natin na samayin. Na-close na natin. So, yan. So, maglilinis na tayo dito. Wala naman masyadong madumi. Pero yung pagwawalis mo talaga, mayroon naman mga alikabok. Kaya minsan nagtataka ka na lagi ka naman naglilinis daily. Pero maalikabok pa rin siya. Kaya how much mo kung di ka naglilinis daily, di ba? Kaya yun, kung gusto mong magaan yung trabaho mo, maglinis ka everyday. Kasi kahit hindi pa yung tumitingin yung amo mo, alam ko ramdam din nila yung may alikabok yung paa nila. Yung mga ano tawag yan, kasi yung side namin is parang wood siya. Kahit ako, pag hindi ako nagchichinelas, mafe-feel ko talaga kung marumi o hindi. Tsaka makikita mo maitim-itim yung paa mo kasi dahil yun sa likabok at hindi mo nilinisan. Eh kailangan talaga na hindi ka mapagsabihan ng amo mo, do your own. Hindi mo na kailangan antayin yung amo mo magsabi, sarili mo na para ma-appreciate din ng amo mo. Pero minsan may amo na ayaw din nila gumagawa ka na without permission nila. May amo naman gusto nila kusa mong gagawin. Kasi two types lang yun ang mga amo minsan. Kung maswerte ka kung yung amo mo lahat ng ginagawa mo sasabihin sa'yo. Maswerte ka din kung yung amo mo gustong gusto nila na kahit hindi ka nagpapaalam sa gagawin mo, natutuwa sila. Kaya minsan hindi mo maintindihan yung mga ugali din ng mga amo. Kaya minsan tayong mga katulong o tayong mga housemate, kailangan makisama talaga tayo. Kahit minsan inis na inis ka, ay bakit ganito ganyan, pero kailangan mo makisama talaga sa amo. Kahit minsan inis na inis ka, kailangan mo pa rin humarap at ngumiti sa kanila. Oh, hi ma'am, sir, ganun. Kaya ganun yung buhay OFW guys. Marami kang i-adjust din. Kaya minsan yung iba gusto nila na, ano ba tawag yan? Gusto nila na pabago-bago ng amo. Ako ayaw ko. Kasi yung adjustment talaga ba pagbagong amo? Yun yung ayaw ko. Bahala na lang. Hindi naman sa ano, na yung minsan gusto nila malaki yung sahod. Ako okay na yun sa akin as long na kumakain ako at pinibigay yung sahod ko monthly. At saka may freedom ako. Yung nagagawa ko din yung gusto ko. Na yung hindi nila hawak ka. Meron kang free talaga sa loob ng bahay. Yun yung nagugustuhan ko sa amo ko. Nakikita nyo, ito, antik din ito. Ang tagal-tagal talaga. Mahilig talaga yung amo ko sa mga ganyan-ganyan, guys. Ang bigat pa naman. Ayan, tingnan mo. Yan, mga ganyan. Ayan, mahilig talaga. Kaya, yun, guys. Pag OFW ka, dala-dala muna natin sa chika-chika habang naglilinis. O, diba? Ganito lang yung trabaho mo. Daily. Tapos yung mga frame na yan, kailangan mo linisan. Pero hindi naman daily yung paglilinis niyan. Kailangan kasi sa taas niyan, linisan mo kasi yung alikabok din. So, ang ginagawa ko minsan, once a week or twice a month, ginagawa, pinupunasan ko. Yun ginagawa ko, guys. Para walang alikabok talaga. Guys, buksan natin ito. Ayan. Kasi ito yung meron natin sa coffee ng amo. So, thanks to this kasi mabilis lang siyang mabuksan. So, ilalagay na lang natin dito. Iko-control ko lang siya. Kasi ko na siya binamishare sa spoon. Yan.
yung gagawin natin, lagyan natin ng water. Okay, enough. Start na natin doon. Siya bang nag-bubble siya hanggang mag-bubble siya saka mag-stop lang siya maybe more than 1 minute or 1 minute lang talaga siya. Tapos ito yung Nespresso. Okay natin. So, start na natin. So, yan na guys. Magawa na siya ng coffee habang inantay ko yung milk maker din. Diba? Napakasimple. Labang hinintay ko yan, mag-ano tayo ng lime. Para yan yung daily kong pinibigay sa amin. So, may isang lime na siya. So, minsan kasi sa lime, matigas siya, diba? Kasi masyadong bata. So, yung ginagawa ko para maging malambot siya o madali siyang squeeze, nilalagay ko siya sa microwave. At ilang seconds lang. Siguro mga 15 seconds o 30 seconds. Pwede na siya. Tapos, squeeze ko siya para mayroon na siyang lime juice. Tapos, habang nagpre-prepare ako nito, tingnan mo pa, hindi pa siya tapos. Pero yung coffee, tapos na siya. So, it's already done. So, gagawin natin. Nakikita nyo. O, diba? Ang bago nyo na. So, lalagay natin siya dito sa coffee. Tara! Tingnan mo yung coffee. Babaw siya, lalagay natin. Yan siya guys. Ako ba? Ready to serve na siya. Sa gusto, huli na kayo. O yan. Bubble na siya. So ito, wagasan lang natin. Habang hinintay ko na. Sobrang 30 seconds na. Baka mamaya magputok na yun. So, yan guys. Hindi siya pumutok. Bumutok. Pumutok yung ganito po. Huwag matuloy ng isip. Tapos tukot tayo yung baso. Ganun lang yung daily routine ko. O, di ba? Bonggish, bonggish. Tapos, tignan mo natin. Lagay mo natin yung phone. Tapos, tapos, tukot tayo ng kutsilyo. Tapos, ano na natin. Squeeze na natin siya, guys. Napaka-easy lang talaga, guys. Yan siya. Madali lang natin naman yung tubig. Lumalabas lang o yung kanyang juice. So, yan na siya. So, nagawa ko na. So, mayroon pa siyang natira. Ang ginagawa ko, squeeze ko din siya sa tubig ko, sa warm water ko. Tapos, nilalagyan ko siya ng tubig. So, ready to serve na siya, guys. Yan na siya. Half lang siya ng water. So, dadali na natin sa itaas. Turn! Ready to serve na siya, guys. Yan. Ready to serve na. So, tara. Sisend ko muna dito sa taas. Babalikan ko kayo. Thank you!